sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang diumanoy balitang binasag na diumano ang pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos. At hinamon diumano si dating Senator Manny Pacquiao na patunayan ang kanyang mga sinabi patungkol sa pamilyang Marcos. Ngayon niya patunayan mga kaibigan yung mga paratang niya kay sa mga Marcos mga kaibigan tapos yung pagbabantaan niya kay First Lady, di ba? Bongbong Marcos handang magbigay ng paumanhin sa publiko kung mapatunayan ng mga naninira sa kanya na may kasalanan sila sa bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Kung ating matatandaan noon sa panahon ng kampanyahan, nagsalita na nga ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa patuloy na paninira sa kanya ng mga kontra sa kanya. Lalo na si dating Senator Manny Pacquiao na noon pa man ay bumabatikos na sa kanya. Nagawa pang idamay ang pangalan niya sa di umano'y kasalanan ng kanyang ama na si dating Ferdinand Marcos Sr. Handa umanong mag-public apology si Pangulong Bongbong Marcos sakaling mapatunayan ni Manny Pacquiao na may ginawa siyang mali sa bansa. Isa ring mabigat na paratang ang kanyang ginawa nang sabihin niyang may ninakaw ang pamilyang Marcos kaya panawagan ng taong bayan. Ngayon daw patunayan ni dating Senator Manny Pacquiao na nagkasala ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag lang po kasi di umano puro bintang, lalo na't walang sapat na basihan na magpapatunay at yung mahilig pang magbintang ay sila pa yung mas may totoong kasalanan sa bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bakit? Anong kasalanan ng mga Marcos family? Anong ninakaw nila? Walang napatunayan na nagnakaw sila. Marami ang nagawa ang ex-President Marcos sa ating bansa, kagaya ng ospital, mga pabahay at marami pang iba. Walang mali na nagawa ang Marcos, ang mga magnanakaw, mga dilawan. Tama. Ito ang tatandaan mo, Manny. Si Marcos ang nagpayaman ng ating bansa at hindi siya nagnakaw. Kapal na mukha mo, Manny. Wala kang alam, Manny Pacman, dahil nasa bayag ka pa ng ama mo noong martial law. Dada ka ng dada, nagpadala ka ng mga taong sulsol na nakapaligid sa'yo. Nakakahiya ka. Paxiu, ngayon mo sabihin kay BBM yung mga sinabi mo noon sa kampanya mo. End quote. Attention sa mga DDS at saka mga Marcos loyalists. Kayo po yung siguradong magre-react dito sa mga sinabi ni Pacquiao. Si Pacquiao po ay ilang araw o linggo siguro na nahimik pero bigla po nagsalita at sa interview ng mga kasama ko sa media at nadinig ko rin na dito ho sa issue ng Marcos ay meron siyang sinasabi. Alam ba ninyo ang sinabi po ni Senator Pacquiao? Dapat daw ibalik na mga Marcos ang kailang kayamanan. Just imagine, yan po ang kanyang sinabi ha. Ibalik daw po ang mga kayamanan ng Marcos sa pamahalaan o sa bayan. At meron pang isa, kanya daw pong re-reviewin ang mga kaso ng mga Marcos. So, ibig sabihin, pananagutin niya kung makikita siyang problema.
Yan po yung hindi banta, kundi gagawin daw talaga niya yun. Dahil until now, hindi daw po siya kumbisido na wala daw po ituro mga kayamanang ito ay dapat daw ay may paliwanag sa bayan at yung mga kaso ay dapat daw ay magpatuloy at kung may pang problema ay dapat daw ay panagutan. Yan po ang sinasabi ni Yao. At doon sa iso naman po ng martial law, mismong si Bongbong Marcos ay kanyang binanggit at hindi daw siya naniniwala na hindi alam daw ni Bongbong Marcos yung mga nangyari noong mga panahon yun. Ah, dahil malaki na daw si Marcos noon. Okay, yan ang sinasabi ni Pacquiao. Hindi siya naniniwalang bata pa si Bongbong Marcos noon at wala pang masyadong alam sa mga nangyayari. Pero ang sabi ho ni Pacquiao, alam na daw ito. So ayan po yung mga isong alam kong hindi niyo magugustuhan, pero yun po'y balita na nanggaling sa kanya. At tayo ko naman, hindi naman ho ito ginagawa ko para kayo galitin, lalo na po yung mga Marcos loyalists at mga supporters na alam kong marami ito sa buong Pilipinas at sa abroad. Gusto ko lang iparating ito sa inyo para kayo po'y malaya na makapag-react o comment. Yun naman po ang ating inaasahan dito po sa lahat ng aking mga ina-upload dito sa channel na ito. At yung mga sinabing yan, seryoso eh. Kasi sinasabi ho ni Pacquiao at gusto daw niyang linisin ang ating pamahalaan, ang ating bayan sa graping corruption. Okay? Samantala, pangalawa ho na kanyang binanggit doon sa mga interview sa kanya, ay ito naman hong kinasasangkutan daw ng Duterte administration. Naniniwala siya until now, kahit itong aking unang mga video, sinabi ko ay wala naman siyang matibay na ebidensya. Naniniwala siyang mayroon daw graping corruption. Ang problema sa mga tao, mga kaibigan, di puro sila paratang ng paratang ng paratang. Wala naman silang ebidensya, wala naman silang mailapag na ebidensya, garod. Ibang departamento ng ating pamahalaan. Hindi pa raw siya tapos yan. Pangalawa, ito yung matindi. Malagay ko hindi magugustuhan ito ng mga DDS, mga supporters ng Duterte administration. Kasi ang sinabi niya, kanya daw papayagang pumasok at mag-imbestiga ang ICC, yung controversial na International Criminal Court, na ang layo niya naman ito ay mag-imbestiga tungkol dun sa anti-drug campaign o war on drugs ng ating administration dun sa nakalipas na taon. So, ibig sabihin, ang gustong palabasin ni Senator Pacquiao dito, kahit natapos na, matapos ang term ng Pangulong Duterte, papayagan daw niya na ito'y imbestigahan. So, kakaiba, di ba? Eh, kung imago nita sa panahong ito, ayaw ng Pangulo na itong ICC ay makialam. Katunayan, may banta pa nga na dapat huwag pumasok ng bansa. So, pero si Senador Pacquiao ay iba sinasabi. Kailangan daw ay mag-imbestiga. At kanya nga papayagan mag-imbestiga yung ICC. So, talagang kakaiba po yung mga sinasabi ho nitong ilang linggo nga na tahimik pero bigla akong nagsalita ng mga ganyan. So ang tinamaan dito ay yung mga Marcos at saka po ang Duterte administration. Thank you very much to the Philippine Sports Commission Chairman, Chairman Richard Bachman, for your kind introduction. Also with us here is the head of the Philippine Olympic Committee, the President of the Philippine Olympic Committee, President Abraham Tolentino. I see also over there is the ang ating mga kongresista na mga sportsman din na siyang tumutulong sa ating mga atleta. Senator Bongo is here and Congressman Richard is also here, both of whom have been avid supporters of our athletes. Now, most importantly, our beloved athletes who are now going to represent the Philippines. My fellow workers in government, magandang hapon po sa inyong lahat. It is with great pride and a good deal of pleasure that I welcome all our distinguished athletes, trainers, coaches, the rest of the Philippine delegation as you prepare to compete to aim for the wins in the forthcoming 32nd Southeast Asian Games or the SEA Games. One of the greatest pleasures I have found being the leader is to be able to give honor and to recognize, hopefully to inspire, and to provide support to our athletes who are in fact our ambassadors in sport and play a very, very important part beyond just their participation in such important sporting events. I have found that I think that everybody here will agree that sport is one of the very few activities. Iilan lang talaga ang pwede nating sabihin na ating ginagawa na walang downside. The only downside to sport is sometimes you get injured. Yun lang.
Everything else is good for you. It's good for your discipline. It's good for your health. It's good for your camaraderie. It's good for your mature young people. And that is why it is become. It has to be kept as a very, very important part of our support to our society. And beyond that, ang ating mga champion, ang ating mga nag-uuwi ng medalya at saka tropeo ay talaga namang nagdadala ng kasiyahan at naipagmamalaki ng buong madla na kami ay Pilipino. Yan mga yan, Pilipino yan, mga champion namin yan. At yan ang siguro ang pinakamahalaga na nagdadala kayo ng dangal sa Pilipinas. Tignan na lang ninyo lahat ng mga champion natin that have gone out onto the international stage, that have made a name for themselves. And all they have done is bring glory to the Philippines. And many of our great athletes who have made their name in the international stage have brought with them the Philippines and the honor that they have gained by their sacrifice, by their perseverance, and finally by their success is also be given to the Philippines itself, and every single Filipino feels it. And for that's why I would like at this point for those who have always been in the sporting arena and have managed to make a name for themselves and put the Philippines on the athletic map, I thank you all very much for the honor and the glory that you bring to our country. Ngayon, papunta kayo at sa susunod na SEA Games, and we can see that everyone seems to be ready. I've been watching some of the reports about the different sports. At lahat naman tayo ay sumusubok na gawin, lalong-lalo na naman tayong palabas sa pandemya. Mahirap mag-insayo pagka naka-lockdown. Pero pinagpilitan pa rin ng ating mga atleta, kaya naman hanggang ngayon ay nanalo pa. At ngayon, hindi naman yung mga iba ngayon na pupunta sa Cambodia ay hindi pa nag-champion, magiging champion pa lang. Kaya yun ang ating mga, kayo ang nasa, the hopes and the dreams and the aspirations of our countrymen for the Philippines ride with you. Alam naman ninyo, kahit nandun kayo sa Phnom Penh, kahit nasa Cambodia kayo, ay maririnig nyo, basta makinig kayo ng mabuti, maririnig nyo yung sigaw namin to encourage you. Kung pwede lang talaga yung kayo na yung kakargahin namin para manalo kayo doon sa sport ninyo. Kaya ganun ang yan ninyo na you have 107 million nakakampi na walang ginawa kundi magdasal na maging successful sa inyo. Walang ginawa kundi isipin kung paano kayong panalunin, kung paano kayo tulungan, kung paano kayong palakasin. And that is the tradition that you have brought, that sportsmen have brought to the Philippines by making their name abroad. And again, it is for me an extreme pleasure, and for me to see all of you. I know all of you athletes, not only the athletes, but the trainers, the coaches, lahat ng support na dinadala para magkaroon tayo ng mga champion na atleta. Ay, alam ko lahat kayo ay pinaghihirapan ninyo ang training ninyo, ang training ng mga atleta, ang pag-aalaga sa kanila. At siguro naman, mabibigyan naman tayo ng sukli ng kaunting medalya at kaunting tropeo. At siguro baka malampasan natin ang ating mga naging record sa nakaraan, at yun naman talaga ang ating inaasahan. So once again, it is my great pleasure to be able to be with you. Just very quickly, pinili ko makapunta rito dahil gusto ko makilala yung mga champion. Kagaya ng sinabi ni Mayor, sabi niya ako naging sport, lahat na sinubukan ko. Nag-football ako, nag-squash ako, nag-shooting ako, nag-archery pa ako, nag-fencing pa ako. Hindi ako nag-champion. Kaya gusto ko makilala yung champion. Kung ano ba yung pakiramdam na yan. But I think it is all to the good. And once again, if this administration, this government, can do anything more to support our athletes, to support sports in our country, to support the Philippine Sports Commission, the Philippine Olympic Commission, who I understand are still squatting in the environs of the CCP, kailangan natin siguro, para mahirap naman, ang dami natin pinapagawa sa inyo na hindi, wala kayo man lang na sarili ninyong opisina. But anyway, if there is anything more that this government can do, that this administration can do, that I personally can do, you please make sure you will tell me, because we are all rooting for you and we all want to do everything that we can do to make you as successful as you possibly can
in your chosen events. So, good luck sa inyo. At huwag niyong kakalimutan, kapag talagang napagod na, nahirapan na, kahit na na-injure na ng konti, pakinggan niyo ulit yung sigaw, maririnig niyo. Kami yun, yung mga kapwa niyong Pinoy, sinisigaw. Go, 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 go. Maraming salamat. Good afternoon. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.